Ang masama, magpapakasama-sama. Ang banal, magpapakabanal. Kung ano ang itinanim mo, siya mong ali. Gawin mo na ang nararapat habang ikaw binibigyan pa ng pagkakataon. Good morning, mga kapatid. Hindi nakarating yung ating mga kapatid na Las Piñas. Baka na traffic. Last month na ang second Sunday worship, December. Nakaraan na naman ang 12 months. Another 12 months na naman, mga kapatid, na paghihintay, pagtitiyaga, pagpapagal. At inilagay tayo ng Panginoon dito, ang ating Diyos dito sa mundo, para subuhan at padadaanin tayo sa maraming mga tiisin, maraming mga kahirapan, pero inilakip niya rin yung kapagtatagumpay. Kasi dito sa lupa, napakarami nating kapighatian, napakaraming mga persecution, pag-uusig, hindi tayo taga-sanlibutan. At hindi tayo nakikilala o kinikilala ng sanlibutan. Sabi ng Panginoong Hesus, kung paano hindi ako tinanggap ng sanlibutan, hindi rin kayo tatanggapin ng sanlibutan. Kaya hindi tayo taga-sanlibutan. Kinakailangan patunayan natin sa sarili natin na we are all overcomers. At yan ang mensahe ng Panginoon sa atin. Be overcomers. Maging mananagumpay tayo dito sa lupa. Sabi ng 1 Corinthians 15:57, dadapwat salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So yung pagtatagumpay na nakamit natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, sapagkat dinaig na ng Panginoong Hesus ang sanlibutan. Sinubukan siya for 40 days and 40 nights hanggang sa matapos niya ang ministeryo. Hindi siya nagkasala kahit anong bagay o panagsalita ng isang kasamaan. At sinasabi ng Panginoon, dito sa lupa, marami kayong kapighatian. Pero laksan ninyo ang inyong loob, ginapinan niya ang sanlibutan. Tagumpay siya sa sanlibutan. Sabi sa John 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, akin dinaig na ang sanlibutan. So, nadaig na ng Panginoong Hesus sa sanlibutan bilang katawan ng Panginoong Hesus, dinaig na rin natin ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ng 1 John 5:4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumaig sa sanlibutan sa makatwid baga ay ang ating pananampalataya. Kasi yung unang kapanganakan natin, galing tayo sa sanlibutan. From the surface of the earth, we are born of the flesh. At yung pangalawa nating kapanganakan, we are being born again from above na. Galing na ngayon tayo sa Diyos, hindi na tayo galing sa lupa o taga-sanlibutan, kundi tayo ngayon ay manlalakbay na lamang. Sabi sa Ephesians 2. Kaya hindi na Ephesians 2:18-22. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. So transient lang tayo dito sa lupa, manlalakbay lang tayo. Hindi tayo taga rito, kaya uusigin tayo at kakawawain tayo dito para tayo si Fernando po. Bubugbugin tayo dito sa lupa.
At kapag malapit nang matapos, tsaka lang tayo mag-aari. Tsaka lang magtatagumpay si Fernando po. At tsaka lang dadating ang mga pulis pag tapos na. Ganun talaga ang sistema. Yung istorya ni Fernando po, ganun ang Kristyanismo eh. Bubugbugin ka muna, kakawawain ka, tapos ipagtatanggol tayo ng Diyos abad ng uli. At forever and ever na magtatagumpay. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasarigan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din, ang pangulong bato sa panulong na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon na sa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So ang tahanan ng Espiritu Santo, tayong iglesia, na itinatayo sa pamamagitan ng pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Ito yung tunay na bayan ng Diyos na naglalakbay lang dito sa lupa. Transient lang. At uuwi na tayo. Malapit na tayong umuwi sa ating talagang bahay sa langit at susunduin na tayo ng Panginoong Jesus. At malapit na tayong sunduin. Kaya kinakailangan na iglesia na lalapat na mabuti na magiging templong banal. Pagkat ang pagkakali ka sa atin talaga, ang intensyon ng Ama ay talagang maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Mabubuhay tayo dito sa lupa ng may kabanalan na katulad ng larawan ng Panginoong Jesus, katulad ng karakter ni Kristo na sumunod sa lahat ng kalooban ng Ama at nagtagumpay. Ito talaga ang buong plano, ang pagtatagumpay. We must be overcomers. Sabi ng Psalm 44:5, dahil sa iyo itutulak namin ang aming mga kaaway. Sa iyong pangalan, ayayapakan namin sila na nagsisibangon laban sa amin. So yung pananagumpay natin dito sa lupa, marami tayong kaaway at ang kaaway natin si Satanas. The persecutor of the brethren is Satan. Pero hindi naman talaga si Satanas, gagamit siya ng tao. At ang pwede niyang gamitin, yung mga anak niya, taga-sanlibutan. Yun ang kaaway na, pero tutulungan tayo ng Diyos. Wawasakin ng Diyos ang lahat ng kalaban natin. Lahat ng uusik sa atin at gagawan sa atin ng lapastanganan, ang Diyos ang bahalang gumawa doon. Ipagtatanggol tayo ng Diyos dito sa lupa. Kasi itong mundong ito, may Diyos dito eh. 2 Corinthians 4:4. Na pinulad ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Kaya yung mga taga-sanlibutan, hindi yung sumasampalataya, pinulad ng Diyos ng sanlibutan ito. Ibinigay na sama-sama itong sanlibutan ito at ang Diyos ng sanlibutan ito ang nag-ahari dito. Kaya lahat ng taga-sanlibutan, yun ang kawan ni Satanas. Kalaban natin lahat ang mga taga-sanlibutan upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian na siyang larawan ng Diyos. So hindi nila makikilala si Kristo, eh tayo yung katawan ni Kristo. Unang inusig ng sanlibutan si Kristo at ipinako sa krus. Ganon din tayo. Uusigin tayo at pipilitin tayong ipako sa krus. Ganon din ang talagang sistema. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Magbago kayo ng inyong pag-iisip para malaman nyo kung ano ang iyaigaya at kalooban ng Diyos. At magawa ninyo ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay ang pagtatagumpay natin. Sabi ng Luke 10:19, binigyan tayo ng kapangyarihan. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan ng inyong yurakan ng mga ahas at ang mga alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan, hindi tayo maaano. So hindi tayo magagalaw ni Satanas. Lahat ng gagamitin ni Satanas sa mga tao para usigin tayo, marami dyan mga mangkukula, manggagaway. Lahat ng mga wicked people, gagamitin ni Satanas para sa, pero meron tayong kapangyarihan, yurakan silang lahat at tapakan. Matatalo natin sila in any which way of the game. Kahit anong game, we are the champions.
We are the champions of the world. We keep on fighting till the end. We are the champions. No time for losers. We are the champions of the world. Talagang ganun. Meron pang isa. I got the whole world in His hand. I got the whole world in my hand. Hawak natin ang mundo. Talo na sa libutan pagkat tinalo na ni Kristo yan eh. We are the champion of this world and the world in our hand. Kayang-kaya na natin dupigin ang lahat. Binigay ng Diyos sa atin yung kapangyarihan na yun. 2 Chronicles 16:9. Ito ang ginawa ng Diyos sa kanyang iglesia. 2 Chronicles 16:9. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa kanya. Ikaw ay gumawang may kamangmangan sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng pakikipagdigma. So hinahanap ng Panginoon yung tapat sa kanya. Yung tunay na tapat na sumasampalataya, palalakasin niya, pagkagalingin niya, patitibayin niya, para makipaglabang mabuti ng pakikipagdigma dito sa lupa, sa kalaban. So, we are more than conquerors, sabi nga eh. Mana, nagumpay tayo. We are more than conquerors. We are overcomers. Tagumpay tayo sa lahat ng kilos at kalaban. Psalm 91:4. Kanyang tatapakan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang apakpak, manganganlong ka at kanyang katotohanan at kalasagat paluti. So, manganganlong tayo sa Diyos. Ang pagtatagumpay na nagaganap sa atin sa pamamagitan ng Diyos. Kapag sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus, ang Word of God, kikilos ang Word of God sa atin. Walang salita ng Diyos na walang kapangyarihan. Kaya sabi ni Kristo, cheer up! Tagumpay ako, dinay ko na sa libutan. Dito sa lupa, napakarami yung kapighatian at iisip, pero magala kayo at magpakatapang na mabuti, dinay ko na sa libutan. Talo na. So, you will act by faith na lang. Talo na eh. Wala nang panalo, talo na si Satanas, talo na, hinatulan eh. Talo na si Satanas. Akala ni Satanas, nanalo siya. Nung ipapako niya ang Panginoong Jesus sa krus, akala niya, nanalo siya. Hindi niya alam kami kasi yung ginawa niya. Yung pagkakapatay niya kay Jesus Christ, yun ang kamatayan niya. Yun ang katalunan niya. Nilupig na ang kamatayan. Nang mamatay ang Panginoon sa krus, iniligtas na lahat ng mga kasalanan sa sampalataya. Kaya kapag sumasampalataya ka, tagumpay ka na. Inalis ka na sa kadiliman, nilagay ka sa liwanag. So hindi ka nahawak ni Satanas. Hindi mo na ama si Satanas. Ang ama mo na ngayon ang Diyos Ama. So, makapangyarihan ka ng lupigin ang kalaban. Wala nang kapangyarihan ng kadiliman sa kaliwanagan. Talo na siya. Tinalo na ng Panginoong Jesus. You will just act by faith. Kaya sabi ni Kristo, huwag kayong matakot. Sumampalataya lang kayo. Manalig kayong lubos at magpakatapang na mabuti. Go your way. I will be with you to the end of time. Kasama na natin ang Panginoong Jesus sa lahat ng labanan. At hindi tayo pababayaan. Siya ang lalaban, sabi sa Exodus 14:14. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Be still and see how God works. Nangyari yan sa Egyptian eh. Hinahabol sila ng Egyptian kasi dead end eh. Wala na silang dadaanan, Red Sea. Kaya-kaya na silang patayin ng mga Egyptian eh. Pero sabi ng Diyos kay Moses, patahimikin mo ang aking bayan, ipaglalaban ko kayo. Ano ginawa ng Diyos? Biniyak niya yung Red Sea para hindi abutan ng Egyptian ng Israelites. Nakadaan sila doon sa Red Sea, hindi sila nagalaw. Tapos paglampas nila, hinabol sila ng mga hangal na Egyptian.
Eh, siyempre, kalaban yun eh. Ano ginawa na? Eh, dinilunod sila lahat, pati kabayo. Ubo sila lahat. Ang kalaban, kapag kinakalaban tayo ng mga tao, ang kalaban nila ang Diyos eh. Ang Diyos ang makikipaglaban sa atin. Kaya kita mo, sabi ng mga Israelites, Moses, dinala mo rin kami dito para patayin lang. Ano sabi ni Moses? See the salvation of the Lord. Pinalabas yan sa Ten Commandments. See the salvation of the Lord. Tignan nyo kung paano tayo iligtas ng Diyos. Nahati ang dagat. Ang tindi nun, biro mo kung ikaw ang witness doon, makikita mo, nahati yung dagat. Nakadaan ka, tapos nagsarado ulit. Makita-kita mo, Diyos ang gumawa, hindi kayang gawin ng kahit sino yun. So, lalo kang sasampalataya na ang Diyos ay buhay talaga. Ganon din naman ang ginagawa ng Diyos sa atin eh. Pag dead end na tayo, tinutulungan tayo, binubuksan niya Red Sea. Kaya minsan nakikita nyo, parang dead end na kayo sa buhay nyo. Para ba kung talo na, wala nang pag-asa, pero biglang darating ang pag-asa. Para ba tayo yung mga tinuturuan ng Diyos ng Agila na ibinabaksak niya tayo? Hinahayaan niya tayo mahulog at pag mahuhulog ka na sa lupa, dadagitin ka ng inang lawin, sasaluhin ka ng pakpak niya. Beneath the wings of the Lord. Tinuturuan tayong lumipad. Ganun ang pagtuturo ng mga agila sa sisiw niya eh. Binibitawan niya sa ere. Eh, siyempre, ang liit pa ng pakpak nun eh. Paano makakalipad yung kikiyaw? Parang kikiyaw-kiyaw lang sa ere yun. Parang mga ano yun, tutubing karayong na, payat na payat na hindi makakampas. Pero ano gagawin ng Diyos? Pagbabaksa ka na sa lupa, dadagitin ng inang agila. Lusot na naman, safe. So, ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Magtiwala lang kayong lubos. Para bang nawawala suporta? Para bang nawawala ang Diyos? At talagang ginawa ng Diyos yung presa inalit para kasagipin sa oras na pangangailangan. In the time of need, nandun lagi ang Diyos. Ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin eh. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. Sa kaya sabi niya eh, iwasan ninyo ang covetousness for I'm here to save you. Hindi kita pababayaan kailanman. Hindi kita pababayaan. I will be always with you. Yan ang ipinangako ng Diyos sa atin. 2 Chronicles 32:8. Grabe ba traffic? Grabe. Sabi na nga pa, grabe traffic eh. Sabi ng 2 Chronicles 32:8. Sumasakan niya ay isang kamay ng laman. Ngunit sumasa atin ay Panginoon natin Diyos upang tulungan tayo. At ipakikipaglaban ang ating pagbabaka at ang bayan ay sumandal sa mga salita ni Ezekias na hari sa Huda. So ang ginagawa ni Satanas dito sa lupa, kita niya eh. Kita mo kung sino yung mga banal, yun ang kawawa. Hindi nyo napapansin kung sino yung mabuti, kung sino yung banal, yun ang kawawa dito sa lupa. Patutunayan mo naman talaga ikaw ang nasa Diyos dahil hindi mo kailangan maghiganti. Papaubaya ka lang na apihin ka, ang Diyos ang maghihiganti sa kanila. Ang sabi eh. Sa kanila, kamay lang ng tao, kamay ng Diyos ang umahawak sa atin eh. Ang kalaban nila ay kalaban nila ay ang Diyos. Di ba nangyari kay Pablo yan? Inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Inausap siya ng Panginoong Jesus. Sabi niya, Pablo, masasaktan ka eh. Eh sumisipa ka sa tulis eh. Hada sisipa ka, hada sasaktan mo ang mga kapatid mo. Ako sinasaktan mo eh. Kasi katawan eh. Kaya kung ano ang ginawa mo sa kalitang bahagi ko, ginawa mo sa akin. Kaya sabi ni Pablo, Panginoon, tinawag niya Panginoon. Doon na nagsimula ang ministeryo ni Pablo. Kapag merong uusig sa atin, ang inuusig nila ang Diyos, ano ang gagawin ng Diyos sa atin? Ipagtatanggol tayo. Nakapanood ako ng labanan ng ano eh, ng inahing manok, tsaka ng cobra. Hindi pa naman nanalo cobra sa inahing manok, lalo sa agila. Kasi lumalapit yung cobra eh, eh may mga sisyo yung inahing manok. Nakita nung inahing manok, lumalapit yung cobra, lumipad yung inahing manok, pinagtutuka yung ano, yung cobra, pinagtatapakan at tinukapatan yung cobra eh. Hindi katulad nung aso, saan ko ba napanood? Sa TV ba yun? May patay na aso, ang kalaban ahas. Patay yung ahas, patay din yung aso. Sabi ko, mas mahusay pata ang mga pusa. Yung pusa hindi mapatay ng mga, ng ano eh, ng cobra. Lalo yung inahing manok, ganun ang inahing manok.
Yung sobrang necessary sa Satanas, walang panalo sa inahing manok. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, di ba, para akong inahing manok, kinukupkup kayo sa aking pakpak, pero ayaw ninyo. Kasi ganun mga laga ang inahing manok eh. Walang, hindi pwedeng hindi niya ipagtatanggol. Ganun ang Diyos natin. Ipagtatanggol tayo sa bawat sandali ng buhay natin sa lupa. Kasi yung binigay sa atin ditong lahat ng mga tiisin, lahat ng kahirapan, lahat ng pag-uusik, ibinigay sa atin yung para sa ikatitibay na. Kasi tutulungan naman tayo na Diyos. Kaya sabi, walang pagsubok na hindi nyo haya. Pagkat sinangkapan ng Diyos yun ng kapangyarihan, labanan, at binigyan ng solusyon ang lahat ng kahirapan sa lupa. Ang gagawin lang natin, submit to God and resist the devil and the devil shall flee. Romans 8:35-37. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang katighatian ba? O mga kahapisan? O ang pag-uusig o ang gutom? Kahubaran ba, panganib ba, o tapak ba? So wala na makapaghihiwalay sa atin kay Kristo Jesus sa pag-ibig niya. Kapag ikaw sumasampalataya, tagumpay ka sa lahat ng uri ng labanan. Marirealize mo yung kapag sumampalataya ka, talo na kaagad ang kalaban. Halimbawa, sample, yung practicality, may naganap sa buhay mo, pangit. Pangit na pangit ang naganap sa buhay mo. Pero pag tinanggap mo yun ang maluwag sa puso mo, di ba talo na kaagad yung kapighatian na yun? In-apply mo, love accept all things. And love believes all things. And love can bear all things. Kita mo, sisiyo ng lahat. Kahit ano nangyari sa'yo, wala na. Okay lang, parang wala nangyari. Yun ang pagtatagumpay sa Word of God. Ganun karindi o katindi yung kapangyarihan ng Word of God. Kapag tayo nananagumpay, may bibigay sa atin ng Diyos ng mga gantimpala. Lahat na magtatagumpay na anak ng Diyos, ito sabi, Revelation 2:7. Ang mga may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pagkakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Itong punong kahoy ng buhay sa paraiso ng Diyos, sa Revelation sabi, every month nagbabago ng bunga. Hindi natin alam kung ano yung bunga na yun, ha? Pero every month nagbabago, binigyan tayo ng kapangyarihan kumain. Kaya doon sa langit, kung tatambay tayo, mas tatambay tayo doon sa punong ng buhay, maganda. Wala kagapin eh, magkakain na magkakain. Every month nagbabago ng bunga. Hindi nga lang natin alam kung ano na yun. Maaaring yun eh, mangustim. Tapos susunod mangga. Susunod nun eh, kung ano, 12 every month nagbabago ng bunga eh. Bibigyan ka ng karapatan ng Diyos na umain kung mananagumpay ka. At ang pagtatagumpay nga sa pananampalataya. Sabi nga ng 1 John 5:4, basahin ko ha. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumaig na sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumaig sa sanlibutan sa makatitbigay ang ating pananampalataya. So itong sanlibutan na ito, ibinigay na ito sama-sama. Sabi sa Job 9:24. Ang lupa ay nabigay na sa kamay ng masama. Kaya sabi nung 2 Corinthians 4:4, si Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito. Nagkahari dito si Satanas sa sanlibutan ito, ay binigay na eh. Pinaubaya na ng Diyos itong earth na to kay Satanas na pagharian ni Satanas. Kaya nga pagbaba rito ni Satanas, ipoposis na yung Antichrist eh. Ang Diyos nagkahari lang sa kanyang iglesia eh. Kaya kapag ikaw ay nasa Diyos na, pagkaharian ka na ng Diyos. At pagsasama-samahin niya yung lahat ng pinagkaharian ng Diyos, yun ang kaharian ng Diyos. Kung saan nandun yung mga anak niya, nandun ang kaharian ng Diyos. Pero dito sa lupa, no way.
baluhati ito ni Satanas. Ibinigay na. At ang lahat ng hukom dito, halos nababayaran. Sabi sa Job 9:24, kanyang pinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito, kung hindi nga, sino nga. Hindi nyo napapansin yung mga kakaibang mga kaso sa lupa dito? Yung lang sa Mindanao, nung araw hanggang ngayon, 8 taon na, wala pang hapon. Yung mga report 44 ba yun? Ilan yung mga namatay doon? Iba yung nagagawa ng pera eh. Eh kung bigyan ka ba na wala nga, prosecutor ka. Bigyan ka ng 20 million, 30 million. Nabubulag ang mata nun eh. Kaya may takip yung ano eh. Yung justice eh, nabulag na yung mata niya eh. Tsaka kukuha ng pera. May timbangan siya at tinitimbang niya yung ibibigay sa kanya. O kulang pa, bigay mo. Gawin mo 40 million, isa deal. Ganon dito sa lupa. Hindi niyo napapansin ang kaso, ang tagal-tagal. Si Trillanes lang eh. Probable cause pa lang, ang tagal-tagal. Yung 10 days, ilang days na dumaan eh. Wala pa rin nangyayari. Napakabagal dito sa lupa. Bagamat meron constitutional law na Bill of Rights. Everyone has the right for a speedy trial. Equal protection of the law and speedy trial. Speedy ba? Ang bagal-bagal ng ano rito, ng katarungan sa lupa. Yun ang dapat magawa ng mga judiciary. Mag-isip sila ng paraan. Kung paano magiging mabilis ang isang kaso, magtayo siya ng halimbawa isang special court na italaga napakatuloy ng express. Kumbaga sa grocery, yung mga express ang bilis ng pagbabayad. Wala eh. Kasi itong lupa pinag-aharian ni Satanas. At ang pera, ang pag-ibig sa pera ang nakapag-ahari dito. Hindi katulad sa iglesia, pag-ibig ng Diyos ang nag-aari. Kaya ka huwag kang mag-expect na kahit anong gobyerno ay magiging maayos. If it is run by men, corrupt yun. Lahat ng gobyerno corrupt. Isang gobyerno lang ang hindi corrupt sa millennium period. The government of Jesus Christ at ang empleyado niya tayo. We will reign as king and priest. Ang mga empleyado niya, tayong mga sasempdote at mga hari na mag-ahari ng 1,000 taon sa lupa. Tsaka lang makapag-ahari ang Diyos dito sa earth. Tapos kapag gugunawin na niya yung earth, mag-ahari na ang Ama sa lahat sa lahat. Isusuko na ni Kristo mag-ahari sa Ama. Pero matagal pa yun, thousands of years pa yun. Ang hinihingi ng Diyos sa atin dito, magtagumpay tayo dito sa lupa. Kasi ito yung pinag-aharian ng demonyo, dahil baluwari ito, teritoryo ng demonyo eh. So, para pagtagumpay ka, pananampalataya na. Walang ibang paraan kung hindi pananampalataya. At kapag ikaw nakapagtagumpay na pag nahatulan, ito yung mangyayari sa iyo. Revelation 2:17. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, bibigyan ko ng manang natatago. At siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakaalam kundi yung tumatanggap. So yung mana, yung umulan ng pagkain sa Israel nung araw eh, dinadampot nila yon from Monday, Sunday, through Friday. Pagdating ng Sabado, Sabat din yun eh. Kaya yung Friday, kukuha na sila ng para sa 1 linggo na eh. Kasi hindi sila mamumulot ng Sabat din eh. Pagsamba sa Panginoon yan, pamamahinga yun. Kaya sa atin, mayroon Sunday, Sabbath day. Yung Sunday na yung pamamahinga natin sa Panginoon. Para ang pagpapala, dire-diretso. Kasi ang Ama, hindi naman napagod, pero nagpahingi. At ginawa niyang banal yung araw na yun, at sinabi niya, this is the Sabbath day of the Lord. Ang araw ng pamamahinga ng Diyos. Kaya dapat nagpapahinga tayo sa isang araw, and Sunday is the rest day. Ito yung araw ng pamamahinga. Kaya huwag kayo aaksin sa pagsamba. Yun ang pamamahinga mo sa Diyos eh. It is holy to the Lord. Napakabanal ng pagsamba. At hapag no worship, no rain. Tandaan nyo. Kapag hindi ka sumasamba sa Panginoon, walang ulan. Ibubuhos ng Diyos ang ulan sa mga sumasamba. Kaya gagawin tayong mana ng banal ng Diyos eh. Yung mga makasalanan, hindi pwede sumamba. Hindi tinatanggap ang pagsamba nun eh. Kailangan managumpay tayo. Ito pa isang ibibigay. Revelation 2:26. Ang magtagumpay at tumutupad ng aking gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. So hindi natin alam yun. Ang alam lang natin, yung 12 apostles of Christ, yun ang mag-ahari sa Israel.
Pero tayo, saan tayo dadali? Saan tayo i-assign? Gentiles tayo. Maaaring sa Philippines ka rin i-assign o sa ibang bansa. Ang importante, tayo yung manggagawa ng Diyos sa millennium period. Bibigyan tayo ng otoridad na mamahala sa mga bansa. Sa mga magtatagumpay, ito pa, Revelation 3:5. Ang magtagumpay ay dadamitan kong gayon ang mabubuting damit. At hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng aking mga anghel. Hindi ito ububurahin ang pangalan natin sa aklat ng buhay at dadamitan tayo ng puti. Yung damit na puti na yun, glorified body yun. Malapit na tayo lagyan ng daming puti. Itong rapture na darating, yun ay yung permanent na damit mo. Glorified body yun. Kulay puti yun, nagniningning yun na parang araw. Parang bituin. May sariling liwanag. Kaya ngayon pa lang, kailangan may sarili kang liwanag. At ang liwanag mo, si Kristo. Kailangan ka magtagumpay. Kailangan mapuno ka ng Word of God. Bawat sandali ng buhay natin, masusunod natin ang lahat ng Word of God. Hanggang sa damitan tayo ng damitan, ng puting yun, at pagdating nung katapusan, o pagdating ng Panginoong Jesus, the perfect tense. Kailangan 9 tayo ngayon eh. Kasi darating yung 10 eh. And when the perfect has come, everything will cease. Pati propesya, pati gift of tongues, lahat na lang kaloob, mawawala na. Bakit? Eh, tapos na eh. Tapos na yung salvation eh. Beginning of eternity, malapit na. Hindi na kailangan ng power eh. Ibinigay lang sa atin ang kapangyarihan ng bautismo sa Espiritu para ma-preserve ang kaligtasan. Para hindi maagaw ng demonyo kaligtasan. Pero pagkatapos nung pagbaba ni Kristo, tapos na eh. Unang bubuhayin yung mga patay na nangamatay na eh. Kaya kinakailangan managumpay tayo. Ito pa isang ibibigay. Revelation 3:12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhay sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. So doon sa nagtagumpay, bibigyan ng batong puti. Yung batong puti yun, meron kang sariling pangalan doon, pangalan mo yun. Forever na pangalan mo na yun. Ang Panginoong Jesus naman, papalitan din, tapos na salvation eh. Jesus is the salvation of the Lord eh. That's Jesus the Savior eh. Yun ang ibig sabihin ng Jesus eh. Jesus saves, God saves. Yun ang Jesus. Eh, save ng lahat. So, hindi na kailangan ng Jesus. Papalitan na. Ngayon, yung bagong pangalan natin, kasi bago ka nang nilalang eh. Pagbibigyan ka rin ng bagong pangalan. Kasi ilalagay ka sa bagong Jerusalem na ina natin lahat eh. Magkakaroon tayo ng lahat bago. Bagong pangalan mo, bagong pangalan ng Panginoong Jesus, bagong tahanan, lahat bago. Walang luma dun. Ito pa isang ibibigay. Revelation 3:21. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luglukan. At gaya ko naman na magtatagumpay, umupong kasama ng aking ama sa kanyang luglukan. So may kanya-kanya pala tayong trono dun eh. Kasi we will reign as king eh. Siyempre paghari ka, meron kang trono. Eh, maghahari tayo kasama ni Kristo at magiging sacerdote. May trono. Kaya sabi, magkakalooban tayo ng trono doon sa langit. May kanya-kanya tayong luklukan. Ang ama, yun nga nagiging tanong ko eh. Naghahanap ako ng mababasa sa Bible na misa tumayo ang ama. Kasi from the beginning of eternity to the eternity, hindi tumayo eh. Nakaupo lang talaga na siya talaga ang ama. Siya ang pinakamataas sa lahat eh. The God Almighty, the Father. Wala akong makita sa Bible na si Jesus Christ tumayo pa eh. Nung mamatay si Stephen, sabi ni Stephen, nabuksan ng langit at nakita ko ang Panginoong Jesus sa kanang trono ng Ama. Ang Ama, nakaupo eh. Si Jesus sabi at nakita niya tumayo si Kristo, dumungaw, tinignan siya. Nung pinapatay na si Stephen, nabuksan ng langit, natakot yung mga pariseyo, nagsisigaw eh. Lalong pinagbabato. Si Jesus Christ na tumayo pa nga eh, sa trono niya eh. Pero ang Ama, hindi. Lagi lang siya nakaupo, sitting on the throne forever and ever. Kung ikaw kaya paupuin na hanggang mula, nung isilang ka hanggang ngayon, pinaupo ka lang. Pinaupong manok ka kaya.
tiyak kahihirap na nakaupo. Yun lang, maupo ka lang na isang oras, ang tagal-tagal na. So, ibig sabihin, hindi apektado ang ama ng panahon, ng oras o anumang bagay. Hindi siya pwedeng galawin ng kahit anong bagay. Eh, from the beginning of eternity, na sitting on the throne ng God the Father, pinagtalunan nga yan ni Suryano. Ang ama ba may puwet? Ay, Diyos ko po naman mga tao ito. Dapat ba pagtalunan pa ba yun? Eh, syempre, nakaupo, hindi may puwet yun. Dapat tatalunan pa ba yun? Abay, pinagtatalunan pa nila kung andiyan daw may puwet eh. Eh, kung walang puwet, ano gagawin mo? Useless na usapan eh. Ang pag-usapan natin kung paano kaligtasan at katiyakan nito, yun ang pinakamagandang pag-usapan. Ito pa sabing ibibigay, Revelation 21:7. Ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay nito, ako'y magiging kanyang Diyos at siya'y magiging anak ko. So, lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng creation ng Diyos, ang tagapagmana tayo. Kaya meron tayong kanta, say to the weak, I am strong. Say to the poor, I am rich. Akala mo lang kasi mahirap ka eh. Pero hindi mo alam, tagapagmana ka ng lahat ng creation. At pagdating mo pa sa langit, nagtagumpay ka, lahat na sinabi rito ng pagtatagumpay, bibigyan ka ng rewarding sa langit. So, napakatindi ng plano ng Diyos sa atin. Ang importante lang, matutunan natin ang pagtatagumpay. At ang pagtatagumpay nga, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi ni Kristo sa John 16:13. Ipinauunawa ng Diyos sa atin, bago tayo pumasok sa langit, maraming kapighatian. Maraming pag-uusig, maraming kahirapan. Yun ang paraan ng Diyos eh. Pero ang pagtatagumpay na ibigay na eh, mananatili ka lang sumasampalataya. Kaya ka, huwag kang maghanap dito sa lupa na ang tagasandibutan eh, talagang ikaw eh, bibigyan ng pabor. Ipipersecute ka. Pag hindi ka naman pinipersecute, wala sa'yo si Kristo. Kasi sabi ni Kristo, una ako inusog ng sandibutan, hindi kayo tagasandibutan, uusikin din dito. Kaya pag hindi ka inuusig ng sandibutan, delikado. Baka kasama ka niya. Ito sabi eh, ang mga bagay na ito sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, akin dinaig ang sanlibutan. So, nadaig na ang sanlibutan ng Panginoong Jesus. So, tagumpay na. So, ang gagawin mo na lang, lagi kang sumasapalataya, patuloy kang mananagumpay. Ito yung sabi ni Pedro. Kasi hiniling ng demonyo si Pedro dati. Sabi ni Kristo, hiniling ka ng diablo sa akin, Pedro. Pero hindi nalangin kita sa Ama na maging matibay ang pananampalataya mo. At kapag ikaw ay nanaignat, nagtagumpay na, eh palakasin mo naman ang iyong mga kapatid na maging mananagumpay din. Sabi ng Acts 14:22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. At inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, manatili sa pananampalataya. Sabi ni Pablo, I have kept the faith to Timothy 4. Para matiyak mo na tagumpay ka, keeping the faith. Huwag kang aalis sa pananampalataya sa salita. Kahit ano nangyayari. Huwag kang mabubuhay sa nakikita mo, sa naririnig mo, sa damdamin mo. Huwag kang mabubuhay sa sanlibutan o sa five senses, sa laman. Ang laman ay binubuo ng five senses eh. Sense of taste. Sense of sight. Sense of hearing. Sense of touch. O, di ba? Yung five senses na yun, huwag kang aasa dun. Mandaraya yun. Deception yun. Yun ang ginagamit ni Satanas para madeceive ka. Itong sanlibutan ng katawan na to, makasanlibutan katawan. Sabi ng 2 Timothy 4:7, nakipagbaka ako na mabuting pakipagbaka. So, may labanan eh.
Yung maraming tiisin at maraming kapighatian, yun ang labanan. Isinasalang tayo lagi kay Satanas ng Diyos. Pinababayaan tayong bugbugin tayo ni Satanas. Kasi sabi naman ng Diyos yun eh, gagalawin ang sakong mo eh. Pero dudurugin mo ang ulo ng ahas. Pero magagalaw ang sakong mo, yung paa natin. Kasi nasa teritoryo niya tayo. Siya ang Diyos ng salibutan ito, pagkahari ito ng demonyo itong lupa. So magagalaw tayo, maaapektuhan tayo dito sa lupa. At ang solution doon, Word of God. Huwag kang umayon sa takbo ng salibutan. Mag-iba ka ng isip, ang Word of God ipamuhay mo. Makipagbaka ka, Word of God lagi ipapamuhay mo. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko na ang pananampalataya. So keep the faith. May sabi ni Pablo, I have kept the faith. I have run a good, tumakbo siya ng mahusay na pagtakbo ng pakikipaglaban. Buhat ngayon, ay natataan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So isa na lang naman ang hinahangad natin eh, yung pagbaba ng Panginoon. Meron bang iba? Yung ibang hindi committed talaga sa pagka-Kristiyano, ayaw bumaba si Kristo. Nasabi, Lord, huwag ako nang bumaba. Delikado ako. Dapat nga, manabik na tayo at natapos na. Tingnan mo si Jesus Christ, yung malapit na siyang ipahuli. Ano sabi niya kay Judas? Sabi niya kay Judas, oh, gawin mo na madali. Para tapos na. Gawin mo na. Ay, akala ng mga apostol, bibili lang ng tinapay eh. Sabi ni Jesus Christ, gawin mo na madali. Para tapos na. Dapat ganun na rin eh. Sana madali na para tapos na. Ano ha? Nang may tanghal na ni Digo ang revolutionary government. Kasi hindi ka naman pwede yung mag-declare ng revolutionary government na walang revolusyon. Kailangan may nag-aalsa sa taong bayan laban sa gobyerno. Yun ang solusyon para mapalitan ng ano eh, charter change eh, yung constitution. Kasi ang daming loopholes ng constitution eh. So hindi naman tayo sa politika. Sinasabi ko na sa inyo na walang pinuno sa lupa na hindi hawak ni Satanas. Tandaan nyo, hawak lahat yan ni Satanas. Nasa Revelation yan eh. Revelation 16:14. Lahat ng hari, lahat ng presidente sa United Nations, hawak ni Satanas lahat yan. Kaya yan ang gagamitin ni Nimrod ng Antichrist, ang United Nations. Para mabuo yung kanya, one rule government. O malapit na tayo dyan, meron at malapit na yung ID system natin. Yung national ID system, na yun na lang ang gagamitin natin, inaayos na yan sa Kongreso. So yun na yung susunod na dyan, tatakan na ng 666 eh. Kasi yun na yung magiging permanent number mo, the national ID. Yan ang ini-honor ng buong United Nations. Universal na eh. Ito sabi, Revelation 16:14. Sapagkat sila'y mga espiritu ng demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. United Nations, tinitipon ang lahat. At ang mga demonyo humahawak sa lahat ng hari. Yan ang gagamitin. Kaya hindi nyo napapansin, akala nyo, agaya na nangyari sa atin ngayon, yung dengue basta. Sinasabi, yun daw plano ng WHO, World Health Organization. Oo, plano nga yun. Pero hindi midnight nila plano. So, ayoko magsalita nito, baka may dumating dyan, mahuhulihin ako. So, mga kapatid, ito na yung panahon eh. Napakalapit na ng araw, maghahari na United Nations, ang one world government, ruled by Antichrist. Kaya kinakailangan, magtagumpay tayo doon sa lupa. Huwag na nating intindihin sila, bahala sila sa buhay nila. Ang importante, committed tayo sa pananampalataya at magtatagumpay tayo para paghatol tagumpay. Sabi ng Romans 3:4. Huwag nawang mangyari, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat, dadabot ang bawat tao ay sinungaling, gaya ng nasusulat upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay makatulan. So para pagdating ng hati tagumpay ka, magsanay ka na sa katagumpayan. At ang pagtatagumpay nga, pananampalataya sa Panginoong Yesus. Lahat ng sitwasyon sa buhay natin, masama man, mabuti man, ikaw man ang may kasalanan, wala kang kasalanan,
tatanungin mo ko agad ng Lord, Lord, ano ba word of God dito sa sitwasyong ito? Kasi yun ang pagtatagumpay eh. Kahit anong sitwasyon. Name it, we have it. Nasa Biblia lahat. Hindi na kailangan pa na kung anong mahusay na libro o magagaling na philosopher. Ito na ang Biblia. This is the complete book. The mind of God. May tatalo pa ba sa isip ng Diyos? May tatalo pa ba sa panukala ng Diyos? Wala na. So lahat ng sitwasyon sa buhay natin, magsanay ka na word of God lang ang batayan. Amen!